si awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita po natin sa ating banal na pagdiriwang si San Luis Gonzaga, San Aloysius Gonzaga. Meron po tayong imahen sa altar. At kung naaalala ninyo, sa kasagsagan ng pandemya, 2 taong kong binabanggit ang kanyang pangalan tuwing misa, sapagkat siya ay isa sa mga santong tumutulong tuwing may salot, tuwing may peste. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay sa katauhan ni San Luis Gonzaga, ay ipinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at ang pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at pinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas sa pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon,
narinig niyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, ligtas niyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong digdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito. Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Tinatakwil ka, laging hinahamak, ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa ilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoon Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat sanman, sa buong digdig ang dakila ikaw at kung mamamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesu Kristo,
Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo babalingan at lalapin nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Itong kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin lagi tayo sa ating pananalig, sa pagninilay natin sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ikalawang aklat ng mga hari, ang Israel, bayan ng Diyos, ay nakalimot sa tipan, sa kasunduan ng tao sa Diyos. At nagpapadala ang Diyos ng kaparusahan. Ngunit ang Diyos, pinili niya ang kanyang bayan, nandun pa rin ang kanyang orihinal na puso't pag-ibig upang malaman natin na iisa ang Diyos na makapangyarihan. Meron doong, ito noong pa kasi ito, imperyo, may sandataan, may army, may hukbo na imperyal. Ha? Ito yung imperyong Assyria. At Ninibe, yun ang kabisera para ngayong Amerika at Washington D.C. Oh, marinig mo yan, oh. May tatalo ba dyan sa kanilang militaring lakas? Meron ba? Katulad noon, itong si Sennacherib ang hari ng Assyria, ang imperial na hukbo, sasalakayin ng Jerusalem. Kahit na ba hindi naging tapat yung mga tao, sabi ng Panginoon, alang-alang sa minamahal kong si David, sapagkat ang ating pong Senyor manggagaling sa lahi ni David, hindi maaring masira ang linya, ang Mesiyas na hinihintay galing sa kanyang angkan. Alang-alang sa aking minamahal na si David, kung saan manggagaling ang mananakop, hindi babagsak ang lunsod ng Jerusalem. Kaya nga, itong libu-libong sandataang imperial na hukbo, nakamalakas na army,
ng Assyria, natalo ng Diyos at nagsibalik lahat sila sa kanilang pinanggalingan sa Ninibe. Laban sa makapangyarihan impyerno, malakas ang Diyos. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, ito po yung pamumuhay natin. Ha? Ingatan natin, alagaan natin yung mga bastos, yung mga bumababoy. Alam niyo yung pagbababoy? Kung ano mahalaga sa iyo, kung ano sagrado sa iyo, niyuyura ka nila. Siguro may mga karanasan kayo. Niloloko ang pangalan ninyo. Ha? Nung bata ka, may bansag sa iyo, depende kung ano apelyido mo, di ba? Araw-araw, kinukutya ka. Di ba? Pangalan mo yun. Tapos, ibinababa nila. Binababoy. Binabastos. Naramdaman niyo ba yun? Siguro tatama sa inyong damdamin. Hindi lang ako nagpapaliwanag para sa inyong kukote. Sabi ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay perlas. Pakaingatan ninyo. Perlas yan, diamante, ginto, napakahalaga. At tinatago mo yun. Hindi mo yun winawaldas. Hindi mo inaaksaya yun. Perlas yun, pamana nga sa iyo yun eh. Ng pamilya mo. Huwag niyong ibigay sa mga nambabastos at nambababoy ang pinakamahalaga. Ano ba pinakamahalaga sa iyo? Itatapon mo lang ba yun? Paalala. At pahirap ng pahirap ang turo ni Kristo. Marami ang pumipili ng daan ng kapahamakan. Oh, maraming sumusunod dito. Ito yung uso. Ito yung modo. Ha? Yung madali. Ha? Walang kahirap-hirap. Papetik-petik na lang tayo. Pa-enjoy-enjoy na lang. Ha? Marami ang pumipili nito. Ito yung babala ng Panginoon. Kakaunti lamang ang nakasusumpong. Ang daan patungong buhay. Ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kaunti ang pumipili. Sapagkat makitid ang daan. Makipot ang daraanan. Ito ang daan ng pagsasakripisyo, pagkakawanggawa, pagmamalasakit at pagmamahal. Paalala lamang po. Huli na lang, katulad na sinabi ko sa pambungad, ginugunita natin si San Aloysius Gonzaga. Naalala niyo ba nung pandemya? Mahaba ang sinasabi kong mga litanya ng mga santo. Di ba? San Roque, San Aloysius Gonzaga, nung maraming tinatamaan ng Delta variant, Omicron variant. Ha? Takot na takot tayo. Noon, umubo ka lang. Pagkatapos, abo ka na. Ang katulong natin noon, si Aloysius Gonzaga, kaya nasa dambana natin. Kukunin ko itong pagkakataong ito upang magpasalamat kay San Aloysius Gonzaga. Tumulong sa atin. Alam niyo ba? Kaya po, mainit ang mata sa atin ng IATF, DOH, ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas at ang geographical na sentro ay Quiapo. Ba, maraming mga COVID dyan. Dami-daming tao. Nagsisiksikan sila sa Quiapo. Alam niyo ba? Barangay 306. Ito, 307, 308, 309. Quezon Boulevard, Pasig River, Abinida, Recto. Meron bang namatay dito? Ha, mahigit 2 taon ng pandemya.
Wala po. Wala po. Sa mga namatay, nakikiramay, nandito tayo, may mga memorial tayo. Padami, ha? Pero dito, kasi gusto nyo, kung hindi ako nagmimisa dito, nasaan si Mons? Nagkasakit ba? Gusto nyo, tuwing alas 6, nandito yung mukha ko. Sa abroad pa. Marami ko mga comment kung nawawala. Nagka-COVID ba? Ito, kukunin ko na po itong pagkakataong ito. Magpasalamat kay San Luis. Yung pangalan ko po, Hernando Luis. San Luis, San Aloysius Gonzaga. Napahaba na po, ha? Pasensya na po, ha? Pandemya kasi, naalala ko, pagbigay. Napahaba yung sa tulong ni Maria, ni San Jose, San Aloysius Gonzaga, lagi po nating parangalan sa ating buhay ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid ng buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan na may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Tugon po natin, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan, ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhay muli ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos ating mahal na siya naging nagdulot na tayo'y may maihain sa mapa. Alay na banalin at kumamarapatin inyo po itong gawin katawan at dugo ni Jesus ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos.
sa hapang. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa kami ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan, ito ang pinanggalingan amin ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius, San Luis Gonzaga, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesus Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkaloban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bagong silang lupa.
nasasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin ka rin na sa trono. Kanyang anay sambahin, Biba Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangakas sa binyag. Nag-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.